Let age, not envy, draw wrinkles on thy cheeks. Itong sabi ni Thomas Brown tungkol sa inggit. Ikaw, naranasan mo na bang mainggit sa kapwa mo dahil may bago silang gadget o may bago silang sasakyan? Ganito ang mga karakter sa Ebanghelyo ngayon. When vintage time draw near, the owner sent his son to the tenants thinking, "They will respect my son." But when the tenants saw the son, they said to one another, "This is the heir. Come, let us kill him and acquire his inheritance." Kasakiman at inggit na lamang ang laman ng puso ng mga tenants. Maging kontento sa kung anong meron at masaya sa biyayang natatanggap ng iba. Ito ang magbibigay ng tunay na ligaya. G ka ba? Good day everyone, my name is Lizelle Parzomala. Para sa aking pag-unawa, ang inggit ay may two sides. Yung isa gustong manakit at yung isa nararamdaman mo lang pero hindi mo gusto na may pananakit sa ibang tao. Nagiging goal ang inggit in a positive way. Kasi yung mga gusto mo na makamit na meron sa iba ay ginagawan mo ng paraan para makamit. Pero yung nararamdaman ko sa kapatid ko na inggit ay panandalian lamang. Halimbawa, mas pinapabura ng magulang ko ang aking mga kapatid na parang ako lagi ang may mali at sila ang tama. Kung ako naman ay magpaliwanag, ay sasabihin na masyadong nangangatwiran. Ngunit habang ako ay nagkakaroon ng isip, nare-realize ko na ginagawa lang pala nila iyon dahil tinuturing nila ako na malakas at nakakaunawa. Kaya ganun nila akong tratuhin. Ngayon na malaki na ako, wala na akong nararamdaman na inggit kasi alam ko na yung worth ko at ang mga bagay-bagay ay hindi nakukuha ng panandali ang paraan.